Good morning, everyone. Welcome to our afternoon worship and Bible study. Are you guys ready to worship the Lord with me? Let's worship the Lord. Sing to Him with all our heart. Praise God for Pastor Machos leading us with a very anointed, once again, anointed worship. Yes. Bilib ako, Tagalog na English pa uli. So lahat ng mga naghahanap ng mga Tagalog, nakita ko doon sa group chat natin eh, yung mga nag-request ng Tagalog. Eh. Maraming salamat, Pastor Machos, sa inyong pag-uunlak
sa ating Tagalog worship at para sa mahilig sa English ay may English din sa dulo. So, what talaga yan? Walang, wala na kayong hahanapin pa, anointed pa. And Pastor Mato, yung tunog mo ngayon, magandang maganda. You sound so good today. Yung maganda yung reverb ng ginawa. Ah, maganda ba? Okay. Praise God. Parang, nice. Yeah. Parang studio-studio talaga. Professional. Professional? Anyway, good afternoon po sa inyong lahat na mga nanonood at sumusunod, sumusubaybay sa ating programa at sa buong bahagi ng mundo. At hayaan namin kayo. Unang-una talaga nanonood ngayon, pagbukas pa lang natin, si Paolo Kimpo. Wow! Nanonood siya. Good afternoon sa iyo, Paolo. Amen! At saka, of course, si General Luna is also watching. Lisa Baroga, Ro Bautista. At si Sister Ivy. Hi, Sister Ivy. She's also watching. At si Vanessa Carriaga says, good afternoon po. And Angelito Luna, sabi niya, hello everybody and blessed afternoon to all. Si Miss Shana Marie Sinong is also watching. Good afternoon. Hi, hello, Shana. Hi. And si Jet Orbe. Hi. Si Jet Orbe is also watching. Hi, blessed afternoon, sabi niya. And ito, kamag-anak mo to. Si Dion Baroga. Hi. Padalik yan. Blessed afternoon to everyone, sabi niya. And also, Donna Magalongtan is also watching. Hi, Sister Donna. Good afternoon to you. Blessed afternoon, sabi ni Grace Reyes Gala. And of course, ang ating Metanoia Japan sa pamumuno ni Secho Huerta. He is also watching. Good afternoon sa inyo siya sa Japan. At sabi dito ni Brother Lito, hi, Pastor Macho, Brother Eric, and Tenten. May the Holy Spirit guide you in expressing what He wants to know in sharing His Word. Thank you very much for your prayer, Brother Lito. And blessings to you too. Sabi ni Maria Elena Salvador, I think she's from Germany, this one. Blessed afternoon. Praise God for your ministry, lifting up the spirits. Thank you. Thank you very much for that. May God bless you. Si Mary Jane Tajima. Konnichiwa, brothers. Have a blessed afternoon. I'm sure she's from Japan. And si Catherine Calderon Ulyapko, ang may bahay ni Nick. Sabi niya, blessed afternoon to everyone. Blessed afternoon to you, Catherine. And si Jenny Sekikawa. Good afternoon. Hello, hello. And yun lang ang ating babatiin ngayon. Of course, our speaker today, excited ako kasi... Anointed ito. None other than. Yes, si Brother Eric. Brother Eric. Huh? Napakaganda ng title natin ngayon. Pakibigkas mo nga, Brother Ten. Ang ganda ng title natin ngayon. Anong title natin? Ano nga ba, napakahirap Tagalogin eh. Actually, tulungan mo ang... Tulungan mo ang paniniwala kong sablay. Actually, ano nga eh, tin-translate ni Facebook eh, nung pinost natin kanina, ang translation ni Facebook is, help my clumsy belief. Kasi original yan, help my unbelief eh. Oh, yes, help my unbelief kasi. O tinagalog natin. Kasi, so, sabi, marami sa atin na may paniniwala pa rin sablay. Kaya yan ang ating tatalakay ngayong araw na ito sa pamamagitan ng ating kapatid na si kapatid na Eric na siyang magtatalakay ng subject na yan tungkol sa unbelief. Yan ay matatagpuan sa Marcos, ano? Kung di ako nagkakamali. Sa Marcos tayo, ano? Amen, amen. Tatay, yes. Tulungan mo ang aking sablay na paniniwala. Yan. Yan. kaso lang, pag na-born again ka na, kung dati ka sablay, hindi ka na dapat sablay. Tama? Dapat. Dapat, di ba? Kasi yung kasablayan mo, yan,
a thing of the past. Now you are already completed in Christ. Kaya dapat yung sakay na yan. Ayos na yan. Amen. Dapat. That's right. Sige, Brother Eric. Pastor Eric, take it away. Take it away. I hope wifi namin tumag puto. Pag naputol, babalik naman ako. So, yun. Yun nga, about unbelief. Masyado, feeling ko in the body of Christ, masyadong turo, dami nagtuturo about faith. But, hindi fino-focus on unbelief. Yun ang mabigat. Kasi unbelief, nakatago yan eh minsan. Kala mo may faith ka, yung pala, nasasapawan ng unbelief. O minsan, pag may faith ka, pwede ka rin mahatak. Yun. So yun, kala ko naputol ako. Okay pa naman, no? Okay pa naman. So, choppy lang. Choppy yung dating ko. It's holding up. It's holding. Pero ngayon, okay naman. Okay naman. O sige. Okay naman. Yan. Sa Mark 9, doon tayo mag-start about yung dad na may anak niyang may demons. Linapit niya. Ito. In Mark 9:17, sabi niya, "Then one of the crowd answered and said, 'Teacher, I brought you my son who has a mute spirit, and wherever it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to you, to your disciple, that they should cast it out. Tapos, but they could not." Tapos yung next. He answered him and said, "O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me." Dito nakita mo, nagalit si Jesus. Di ba? Tinawagan faithless generation. So, bakit? Bakit nagalit? Di ba? Parang, okay, may demonyo, ninapit ng tatay, sinubukan ng disciple, i-cast out, di nila makast out, tapos tinawagan na kagad ni Jesus ang faithless. Di ba? Parang, bakit? Kasi pag pinalabas niya eh. Yung mga disciples to heal and to cast out demons. Ito nga yung sagot nila pagbalik eh. "Then the 70 returned with joy saying, 'Lord, even the demons are subject to us in your name.'" So, eto, kaya nagalit si Jesus is dati nagagawa mo, ngayon, ba't hindi mo nagawa? Di ba? Kasi feeling ko, ito yung pinakamabigat na nangyayari sa body of Christ. Madami, they try to pray for people or to heal or to cast out demon. Pag di nangyari, ihinto na. Susuko na. Kaya sa tingin ko, dito nagalit si Jesus. Na bakit kayo sumuko? Faithless generation. Ba't nyo pa kailan dalin sa akin? Binigay ko na yung karapatan sa inyo. Naggawa nyo na yan. Sana first time yan. Di ba? So parang sinasabi nga, nagalit siya. Parang, di ba, binigay ko sa inyo yung power. Binigay ko na sa inyo authority. Dapat nagagawa niyo na yan. Yun ang problema. Kaya nga, sa Luke 4, ito yung bakit dumating si Jesus. Di ba? Ang sabi, ito yung Holy Spirit. "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me." Ano yung pinapagawa? Pinapagawa to preach the gospel to the poor. Which, ito, feeling ko lahat naman ng church hindi mali dito. But the problem is nag-i-stop yung mga church sa preach the gospel lang. Di ba? Paano yung mga ginawa ni Jesus? "He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives." Yung mga na may hold, yung mga bakit sila tinawag na captives? Ibig sabihin, may hawak si Satan sa kanila. So ngayon, pumunta si Jesus para i-proclaim sa tao na dapat wala nang hold si Satan sa iyo o yung demonyo. Tapos, "and recovery of sight to the blind." Sabi niya, "to set at liberty those who are oppressed." Feeling ko, hindi naman feeling ko. Ngayon, dahil
umalis na si Jesus, umakyat na, binigay niya sa atin yung same spirit, the spirit of the Lord, same spirit na sa atin, dapat tayo rin tumutuloy na nito. Kaya yung kanina, yung sa disciple, nagalit siya, binigay ko na sa inyo. Alam niyo niya, kasi aalis na ako, kayo natutuloy ng ministry ko. So doon siya nagalit, parang aalis na ako, hindi niyo pa rin magawa. Kaya nga, every Christian, binigyan tayo ng kapangyarihan. O the same spirit na Jesus Christ is the same spirit na nasa atin. Kaya dapat, yung ginagawa ng Jesus, tinutuloy natin. At ang problema ng madami is, parang nag-i-stop doon sa share the gospel. Kasi, di ba? Kasi yung lahat yan, yung heal, proclaim liberty, yung cast out demon, lahat yan, kailangan ng faith. Eh madami, they try to have faith, pero hindi tumatagal. Hindi nila nagagawa. Sumusuko na. This one thing I learned talaga. Lahat lang linapit sa akin ay problema. Lahat ng pag-pray ko at nakita ko hindi nag-work. Ang sinasabi ko palagi is, balik ka, next week kita tayo ulit. Oo, seseta ulit ng next meeting. Kasi lalapit ulit ako kay God at itatanong ko, bakit hindi ko makasoft o hindi ko na-heal? Ano yung problema? Di ba? Hindi ko, basta gusto ng tao ma-set free, hindi ko siya papabayaan na isang prayer, hindi nag-work, hinto na ako. Kasi ayoko matawagan ako ni Jesus ng faithless generation. So, I make it a point na, yun nga, mamaya, paano ko hanapin, paano ko labanan, andun eh. Pero dito muna, ang sa akin is, hindi ako susuko hanggang di susuko yung pinagpe-pray ko na gusto ma-set free. Kasi alam ko may sagot si God doon. So dito, so yun. Kasi alam ko ang number one ginawa ni Jesus. Bakit siya dumating? Ito. 1 John 3:8, sabi niya, he who sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. Tapos, for this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. So dumating si Jesus para sirain yung works ng devil. Ngayon, wala na si Jesus, pero iniwan niya yung spirit niya sa akin. Gusto ko ituloy yan. Yung sirain yung galaw ng demonyo. Hindi ko bibigyan ng reason ang demonyo bakit dapat siya nasa tao. Hindi ko sasabihin na bigay sa'yo ni God yan. Kung in reality, si devil ang nagbibigay o si yung demonyo na nasa iyo ang nagsisira ng buhay mo. So, si Jesus dumating para sirain yung works ni devil. So ngayon, wala na si Jesus, binigay ng Spirit, tinutuloy, dapat tinutuloy natin yan. And ang madaming Christian, sila pa ang nagbibigay ng rason, bakit dapat may devil o may demonyo ang tao? O bakit may sakit dapat ang tao? Di ba? John 10:10, the enemy came to steal, kill, and destroy. Ang madalas, madami pa is Christian, they make reason bakit kailangan siya i-kill, steal, and destroy ng enemy. Yun yung masakit. Di ba? Hindi na nga nila na-set free. Kinondemn pa nila yung tao. Kasalanan mo kasi. Kasi kulang ka sa humility o kulang ka sa bait o kasi may kasalanan ka, may ganyan. Oo, pag may kasalanan tao, parang i-minister mo para umalis siya sa kasalanan. Pero hindi pa rin parang wala pa rin karapatan si Satan o yung demonyo sa tao. Kahit may kasalanan. Kasi talagang Jesus came to destroy the works of Satan or the devil. Dapat tuloy natin. So yun, tuloy na tayo dun kay Mark, yung sa tatay. Tapos sabi niya, then they brought him to him. And when he saw him, immediately the spirit convulsed him and fell on the ground and wallow, foaming at the mouth. Tumoto. Kasi, ito yung napansin ko sa deliverance. Pag may demonyong tao, pag ipagpe-pray mo na o imimit mo na, gagawin niya lahat para guluhin ka, para bigyan ka ng unbelief, para magduda ka. Gagawin niya talaga lahat. Tama, nung ginawa, how long has this been happening? Parang yung 20, yung demonyo talagang nag-convulse yung bata, nag-fell on the ground, wow, nag-foam pa sa mouth.
Kaya malamang nung natakot yung disciple, baka nagduda. Kasi naalala ko rin dati may nagpa-pray sa akin na yung paa daw niya may rashes. So sabi ko, sige, pag-pray. Nung pinag-pray ko, nakamaong siya. Sabi niya, tanggalin ko ba yung maong? Saka wag na. So pinag-pray ko, sabi niya, nawala daw yung kate. So okay na. Next day. Tapos nung nakita kami ulit, sabi, kumusta na yung paa mo? Sabi niya, nawala. Sabi niya, buti na nawala kasi papacheck na siya. Sabi niya, bakit? Kasi may gumagalaw na daw sa skin niya. Yung may gumagalaw na yun. Buti na lang, sabi ko, biglang pumasok sa buti na lang, di niya pinakita sa akin. Buti na lang nakamaong siya. Kaya doon ko na-realize, may unbelief pa pala ako. Kasi pag nakita ko yun, baka magduda ako sa sarili ko, sa faith ko. Ang point ko is, may faith ako noon. Di ba? Pero kaya pasukan ng unbelief para masira yung belief mo eh. Buti na lang di niya ginawa. So, nung time na yun, talagang sabi ko, okay. So, I can have faith kasi na-heal ko siya eh. Di ba? Pwede mo pagsama yung faith and unbelief eh. Yun eh. Yan natin mo. Tuloy natin. Tapos, and he said, from childhood and often he has thrown him both into the fire, into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Parang, yan yung palagi prayer natin eh, di ba? Lord, sige na, maawa ka sa amin, tulungan mo na kami. Yan yung palagi eh. Tapos ito yung sagot ni Jesus. Then Jesus said, if you can believe, all things are possible to him who believes. Sa NLT, ito yung sagot niya. Sa NLT, what do you mean if I can? Jesus asked, anything is possible to a person who believes. Dito muna tayo. Diba? Yung madalas natin pakiusap kay God. Diba? Kung naririnig lang natin talaga yung prayer natin at naririnig natin sagot ni God, ito ibabalik niya sa atin. Bakit mo sa akin pinabalik? Diba? Bakit mo sinasabing, if I can, binigay ko na nga si Jesus, namatay na nga siya sa cross, lahat ng sagot na sa kanya na. Diba? Yun yung, kung naalala niyo, thorn in the flesh, yung 3 times daw lumapit si Paul kay God para tanggalin. Sabi ni God, sabi ni Jesus, my grace is sufficient. Parang siya sabi ni Jesus, bakit ka pumunta sa akin? Gamitin mo yung grace na binigay ko na sa'yo. Ito yun eh. Lalapit siya kay Jesus, tapos sasabihin niya, have compassion on us. Tulungan mo kami. Diba? Kung may awa ka man, tulungan mo kami. Ang sagot ni Jesus, bakit if I can? Eh, before neto, lahat ng lumapit kay Jesus, wala siyang hindi pinagaling. Wala kang makikita sa Bible, sa buong gospel na hindi niya pinagaling at hindi niya tinanggalan ng demonyo. So para sa atin magtanong na maawa ka sa amin, tulungan mo na kami. Di ba? Alam mo talaga, minsan nga sa prayer natin, sobrang bait lang talaga ng Diyos. Sabi ko nga, kung pwede nga tayo batukan ng Diyos sa prayer natin, sa tingin ko lahat tayo pinagbabatok-batukan na. Diba, binabalik natin kay God yung mga dapat natin gawin. Kaya nga doon sa disciples, sabi niya, you faithless generation, nagalit siya. Bakit sa akin pa rin babalik? Eh, binigay ko na sa inyo yung kapangyarihan para magtanggal niyan. Diba? So, dito, sabi niya, but sa akin, if I can, sabi, binalik ni Jesus, anything is possible if a person believes. Or, not, also, okay, doon sa New King James, all things are possible to him who believes. Ang problema natin, believes natin, yung faith natin. Hindi na kay God ang may problema na yan. Hindi na tayo pumunta kay God para makiusap. Sige, ano lang, diba, naalala mo, ganyan din ginawa ni Moses na sa Exodus 4. Umiyak siya, sabi niya, be still and know that God is God and save us. Ano sabi ni God? Oh, stand up, go. Why are you crying to me? Oh, naalala ko yun eh. Why are you... Ba't ka umiiyak sa akin? Na yung stuff, binigay ko na sa'yo, gamitin mo na, di ba? Ganyan rin eh. Di ba, if I can, parang na-insulto pa si Ganda na, wala, ayoko kita tulungan. Hindi ko feel, wag na lang ngayon, bukas po na kulitin. Parang feeling natin ganyan si God eh. So, hindi tayo tinulungan ni God. Sige, tawag tayo na 1,000 kaibigan para kulitin pa si God. Baka gumalaw na. Di ba? Yun yung normal eh. Yung binabalik natin kay God. Sana, my point is, sana matutunan natin paano lumaban. Ito nakita ko sa ministry ko.
sa ginagawa ko. Sa buong metanoia, nag-share kami. Saka yung mga tao may problema. Pag hindi sumuko yung tao, makikita niya yung freedom niya. Kung sakit man yan o demonyo man yan. Meron kami miniministeran, umabot ng years bago na totally na-cleanse yung demonyo. Healing, medyo mas madali. Minsan kasi demonyo magaling magtago eh. Di ba? So kailangan mo talaga yung discernment talaga kung sino kalaban mo dun. Pero ang point ko nga, basta gusto mo, kaya. Diba? Ang hindi lang nai-heal ni God o hindi nakaka-receive ng power ni God yung mga sumusuko. Yun yung base sa experience ko, which naniniwala ko para sa lahat yan. Di ba? So yun. Tapos 24, immediately, ito yung alam ng tatay yung problema eh. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. Ito yung title natin. So, ibig sabihin, yung tatay, alam niya naniniwala siya. Pero may kumukontra sa loob niya. Yun ang nagpapatulong. Sa atin, if we want to really yung power ni God mag-work, ito yung mas importante ng prayer. Lord, saan yung unbelief ko? Ano kailangan kong gawin? Ano kailangan kong palitan? Kasi, kailangan natin umalis dun sa mindset na kailangan na depende kay God kung heal ka o hindi o i-set free ka o hindi. Dapat lagay natin sa puso natin palaging yes si God. Palaging possible to those who believe. All things are possible to those who believe. So ang laban niyan hindi na kay God. Ang laban natin is sarili natin. Yung unbelief. Paano natin lalabanan? Yan ang dapat natin pinofocus. Tapos ito na. Yung next, when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying, deaf and mute spirit, I command you come out of him and enter him no more. Then the spirit cried out, convulsing greatly, and came out of him, and he became as one dead, so that many said, he is dead. Verse 17. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. Ito yung magandang natutunan ko sa ano para sa akin is walang pakalam si Jesus sa tao. Tama mo, yung 25, when Jesus saw the people coming running together, padami na yung tao, tinanggal niya kagad kasi puro unbelief yan eh. Kaya nga, yun ang ginagawa naman. Daming Kristiyano, may problema, papapray sa lahat. Di ba? How sure are you yung man nagpray sa'yo may faith? Baka unbelief lang, dinadagdagan lang yung unbelief. Lalong lumalakas yung demonyo than yung power ni God. Kasi ang laban dito is faith, parang gumana yung power ni God. Sa kabila naman, unbelief, parang may hold si Satan dun sa tao. Yan ang laban dito eh. Kaya si Jesus, tapos di ba, naggumalaw, deaf and blind, kinuman niya, tapos the spirit cry out, convulsed ngayon, tapos namatay tao, sabi niya, and he become as one, so that many said, he is dead. Wala siyang pakialam. Sabihin yung patay, hindi niya in-explain. Madalas sa atin kasi in-explain pa natin. Hindi siya patay kasi ganyan. Si Jesus, kinuha lang yung kamay, linis up. Wala siyang pakalam dun sa tao. Di ba? So yung focus ng faith mo, importante. Yung mga tao unbelief, tanggalin mo na lahat yan. Kundi hahatakin ka pababa. Kaya yun yung ginawa ni Jesus. Number one, natutunan ko yun. Kaya nga, kami, maliit lang circle namin in a sense na meron akong core circle na alam kong pag may problema ako, kung nahirapan na ako, tatawagan ko at papapray ako sa kanila. Kasi katulad nung, kasi for I think 10 years na ako, hindi ko makain ng gabot, even vitamins. Lahat ng sakit dumating sa kanila, labanan ko. Lahat ng problema ko, I just use my faith. Especially sickness. Pero nung unang naniwala, tindi talaga ng labad. Talagang minsan maabot ng 1 week, talagang ilang days yung sakit, talagang nalabanan ko. Pero nung naging normal na, nung kaya ko na within biglaan, may isang beses tinamaan ako, pancreatitis. Hindi ko alam paano napasok. Hanggang ngayon, hindi ko alam paano nakapasok. Yung nabaga yung pancreas ko. Sobrang sakit. Grabe. Namilipit ako.
within 1 hour, nakatatlong t-shirt ako sa pawis. Sobrang sakit. Ang hirap. Ina-apply ko yung fake ko kasi mataas naman tolerance level ko. Pero doon talagang ang sakit. Nalaban ako, hindi ko magawa. So hanggang talagang hindi ko nakaya, na, nakita na ng asawa ko, dinala na ako sa hospital. So nung dinala niya ako sa hospital, ayoko talaga nilalabanan ko eh. Pero ang sakit talaga. So dinala ako sa hospital, painkiller, oh, naging okay na. Eh normally daw, ang pancreatitis, 1 week sa hospital pang pahinga para mawala yung maga. Pero nung after 2 days, may nagka-tinira na ang painkiller, wala na yung pain, kaya ko na. Pinay-stop ko na, tapos linabanan ko na ng pain. Saka maganda nun, yung mentor ko na kaya rin mag-pray, pumunta second day, pinag-pray niya ako. Third day, nag-check up, sabi ng doktor, pwede ka na lumabas. Yung level ng ano mo, basta may sinabi siya na bumaba ka agad. So may mga times, kaya ko lumaban by my faith sa sickness. Pero minsan times, hindi mo alam bakit eh. Yun ang tanong ko nga kigad eh. Sabi ko, bakit hindi ko nalabanan to? Actually, hindi ko rin alam hanggang ngayon. Pero dahil may kasama ako, may faith, siya nag-pray sa akin. So yung 1 week na dapat sa hospital, naging 3 days. Fourth day, labas na ako. Fourth day, check out na ako. So, sobrang importante yung mga kasama mo. Wag kasi si Jesus ka, nakita niya daming tao dumating. Talagang pinagpray na niya. Eh madalas sa atin, pag magpe-pray tayo, pare, ako magpe-pray. Pag lay hands ko, pag tingin mo sa tabi mo, lahat ng tao nakikilay hands. Pero pag sinabi mo, oh sige ikaw mag-pray, takbuhan lahat 'yan. Nakikilay hands sila kasi alam nila yung tao nang pe-pray may faith. Nakikisama lahat. Yan yung kaya minsan pag ako may minister, nagdadala ako, alam kong pareho kami faith. Pero, di ba, kasi minsan, yun ang mindset ng tao eh. Yung ano eh, yung volume. Kigad yung volume eh. Kigad yung pure na faith. Ang importante, yung power ni God, pure na faith, hindi volume. Di ba? Talaga, napansin mo, nung may problema yung tao, pakita mo dyan. Pero pagdating mo, pe-prayan mo na biglang lahat nakikilay hands na yun. Kasi may magpe-pray. Pero pag pinapray mo sila, mawawala lahat yun. Di ba? Yun ang point. Hanap tayo ng tao talaga may faith. Hindi lang sa salita. Alam ka makita mo sa fruit nila. Importante yun. Kasi hindi lahat kaya mo labanan. Minsan masyadong magulang ang demonyo. Di ba? Actually, dapat lahat kaya natin. Pero minsan nakakalusot. Pero pag may kasama ka, di ba? Kasi may mga bagay minsan hindi mo nakikita. Kasi ikaw na yung tinitira. At least yung galing sa labas na may faith, nakikita nila. So dito, kaya si Jesus, wala siyang pakalam sa tao. Di ba? Ginawa na nyo kagad. Tapos yung next na. Tapos 28. And when he came into the house, his disciple asked him privately, why could we not cast him out? Ito na. Sinagot na niya. And so he said to them, this kind can come out of by nothing, by prayer and fasting. Mas malinaw siya sa Matthew. Mas mahaba yung explanation ni Jesus. So, sa Matthew tayo. Matthew 17. Same story. Pero ito yung sabi niya. Then the disciple came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? So Jesus said to them, because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Ang yung prayer and fasting kanina, Proverbs 21, however this kind does not go out by except by prayer and fasting. Yung prayer and fasting, madalas tinuduktong natin dun sa demons. We have to pray and fast for the demons. Actually, hindi. Kasi pag yung demons hindi na-cast out in the name of Jesus Christ, ano man idagdag mong prayer and fasting, hindi pa rin makaka-cast out yan. Di ba? So ang prayer and fasting mo, ang tinatanggal mo is unbelief. Hindi nila na-cast out yung demons dahil sa unbelief. Hindi dahil, kasi sabi niya, for assuredly, if you have faith as a mustard seed, kahit ang mustard seed, ang lit lang yan, parang sesame seed. Ganyan kalit lang yan. So, hindi mo kailangan malaking faith. Hindi mo rin malaki. Kailangan mo lang pure. Kailangan mo lang walang unbelief. So, ang laban natin, hindi palakihin ang faith. Ang sa atin is tanggalin lahat ng unbelief.
Yun ang importante. Kaya nga, yung prayer and fasting to take out the unbelief. So, bakit prayer and fasting? Ito yung isa sa mga sinasabi ni Jesus, paano tanggalin yung prayer and fasting? By prayer and fasting, wini-weak mo yung flesh mo para yung spirit mo lumakas at malabas mo yung power na galing inside you from the Holy Spirit out. Yun yung point ng prayer fasting. Kasi madami, they use fasting to get answer from God. Alam mo, minsan mabait lang talaga si God, pero hindi para doon ang fasting. Ang fasting is para maging mas sensitive ka kay Holy Spirit kasi yung flesh nag-hinder para gumalaw si Holy Spirit. Kasi yung unbelief nasa flesh. So, kung puro kamunduhan ang pinofocus mo, tapos, pag andyan na yung problema, tsaka kung magpe-pray at magkaka-faith, mukhang huli na yun. Hindi nagagana yung faith mo. Kasi sobrang pinasok mo na lahat ng unbelief na pwede pasok. Itong buong mundo. Kung puro news ang binabasa mo, tapos yung COVID, sino namatay, ito ganyan, sabay pag ikaw tinamaan, tsaka ka magkaka-faith, wala na, binugbog mo na sarili mo ng unbelief. Hindi nagagana yung faith mo. Parang kinover mo na ng unbelief yung faith mo. Kaya nga, importante ang prayer and fasting para maging sensitive ka kay Holy Spirit, para si Spirit, kasi doon galing yung power natin, kay Holy Spirit. So, we pray and fast para maging sensitive kay Holy Spirit. And may dalawa rin na uli na gave how to make yung makatulong sa unbelief. Yung kanina nga yung ginawa ni Jesus na iwasan mo lahat ng taong may unbelief. Di ba? Focus ka sa faith mo. Tapos, ito maganda eh. Kaya sinama ko na rin. Revelation 12:11. Pag nakuha mo tong revelation na to, pag naging totoo sa'yo, walang magagawa kalaban sa'yo. Sabi niya, and they overcome him. Sino yung him? Yan yung devil. Yan yung Satan. By the blood of the Lamb. Kaya nga, bakit kami focus ng focus anong ginawa ni Jesus Christ sa'yo? Ano meron sa'yo? Kasi yun yung panlaban mo para ka sa demonyo. Gaano katotoo yung blood of the Lamb na nasa iyo makaka-overcome ng lahat ng pwede ibato sa iyo ng demonyo. Diba? Yung kaninang 1 John 3:8 na Jesus came to destroy the works of Satan, umalis na siya pero iniwan niya yung blood na shinet niya sa cross. Ngayon yan ang itutuloy natin paglaban, yung blood of the Lamb. Tsaka, and the word of the testimony, of their testimony. Yung of their testimony, yan yung testimony about Jesus Christ. Kaya nagpo-focus kami, si anong ginawa ni Jesus Christ sa'yo? Kasi yun yung panalo mo. Yun yung walang hawak si Satan sa'yo. Yun yung, doon siya talo. Pag yung diskarte mo, mas magaling dumiskarte ang demonyo. Pero pag hawak mo itong blood of the Lamb, saka yung word ng testimony ng ginawa ni Jesus Christ, special yung word of the testimony of their testimony, yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay nila, tsaka ano nangyari sa kanila. Kaya nga for me na madalas ko ginagawa, talagang make it a point na maging conscious to watch yung mga testimony ng mga supernaturally na na-heal ni Jesus Christ para maging normal sa akin ang healing dan yung mga nababasa ko sa news. So naka-folk, madalas, especially yung, sige, bigay ko na, kay Andrew Womack, W-O-M-M-A-C-K. Madalas ko titingnan yung testimony niya, yung mga na-heal. Actually, kasi gusto ko siya panurin. Kasi kay Womack, hindi siya yung testimony na linehans ni Andrew Womack, tapos na-heal. Madami doon ang testimony niya. Nakuha nila yung truth. Pinaglaban nila yung freedom nila doon sa truth. Kaya yun yung gusto namin bigay sa lahat. Mas focus ng metanoia is to bigay yung truth para manalo ka sa laban dito sa mundo. Di ba? Ayaw namin yung lahat na may problema tatakbo sa amin para magpalihan. Mas gusto namin, bigay namin truth para, kasi pag natutunan mo yung truth ng blood of the Lamb and yung testimony ng ginawa ni Jesus Christ sa inyo, pag yan naging totoo sa iyo, hindi mo na kailangan tumakbo sa ibang tao. Pag may dumating na problema, kaya mo na labanan. Kaya nga, so, paano maging totoo yan? Kaya nga, tinatanggal mo unbelief para maging totoo yan.
So you focus sa, lalo sa mga verses, ano ba yung nagawa ni Jesus Christ? Kaya yun yung pinofocus namin sa inyo. Di ba? And second, kung sana kung nagtatangs kayo, importante ang tangs or pray in the Spirit. Sa Jude 20, so, but you beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Yung praying the Holy Spirit, dalawa yan eh. May speaking in tongues, ginagamit mo sa Holy Spirit mag-pray, o yung talagang trying to be quiet para pakinggan mo si Holy Spirit, ano yung sinasabi niya? Para ipag-pray. Yun yung sa ano yun, Romans 8:27, the Holy Spirit help us in our prayer. In our siya nag-groan para sa atin. Siya nagbibigay ano yung kailangan mo ipag-pray. Hindi lang yung ano yung pumasok sa utak mo. So, mas madalas kung marunong ka mag-tongues, kasi pag nagtatongues ka kasi, pag speaking tongues, parang ang linalabanan mo, utak mo eh. Kasi sasabihin ng utak mo, ano ba pinaggagawa mo? Hindi mo naman naiintindihan, mukha kang tanga dyan, ikaw lang na. Wala naman nakakaintindi, pati ikaw nga, hindi mo nga naiintindihan. So, ba't mo ginagawa? Yun ang sasabihin ng utak mo eh. Pero sinasabi mo sa utak mo, hindi ikaw masusunod. Sabi ng Bible, pag nagtatongues ako, nabibuild ko yung faith ko. Pag nagtatangs ako, si Holy Spirit ang nagpe-pray para sa akin. So ngayon, hindi na pipilitin ni utak. Parang fasting. Fasting, sasabihin ng katawan mo, kumain ka na, gutom ka na. Sinasabi mo sa katawan mo o sa flesh mo, wala kang karapatan magdikta. Ayoko kumain, di ako kakain. Basta, sasabihin ng katawan mo, gutom ka na, mamamatay ka na, kahit ka, hindi ako kakain. Kasi yung spirit ko ang magbibigay sa akin ng power. Ganyan rin ang speaking tongue. Diba? Yung praying in the Holy Spirit. Tapos yung last na, ito yun, no? Tama. Yung sa 20, sabi niya, building yourself. So, ibig sabihin, trabaho natin. I-build natin sarili natin to the, on your most holy faith. Yung holy faith lang through the Holy Spirit. Tapos, yung 21, keep yourself. Isipin mo, dalawa, trabaho natin yan. Di si God bibigay. In the love of God. Looking for the mercy of our Lord Jesus. Kung mali yung pagkaintindi mo dun sa love ni God, how can you keep yourself in the love of God kung mali yung pagkakilala mo dun sa love ni God? Hindi mo magagawa tong verse na to. So if you are not sensitive to the Holy Spirit and you do not understand yung love ni God, hindi mo magagawa to. Pero itong verse na to, ang parang siya sabi, tayo ang gagawa niya, hindi si God. Na you build yourself on your most holy faith, saka keeping yourself in the love of God. So, etong dalawang verse, sana maging totoo sa inyo to. If you want talagang manalo sa unbelief nyo, actually, hindi pa nga Satan kalaban natin o demonyo. Ang kalaban natin, unbelief natin. Yung sarili natin, unbelief. Pag naging totoo sa ito, naniniwala ako, yung unbelief mo, mawawala. Matitira yung faith na lang. So, yun. Lang so, may dagdag kayo? Amen. Praise God. Praise God. I hope may natutunan yung mga viewers natin today. Ano? Basta tandaan natin pagdating sa faith kasi it is very important. Kasi yung faith, alam naman natin where does faith comes from? By hearing and hearing by the word of God. And I think para sa akin kasi faith, first we have to hear God. We really have to hear God. Na kumbaga, it begins with a vision, a word, and of course, a revelation. Amen? Kasi kapag ka hindi yan mabuksan sa mga puso natin, hindi natin maintindihan at hindi natin maunawaan na ang healing and everything that is here in this world is galing kay God. Kailangan mabuo yung... First, we have to see how God loves us. Kaya nga, di ba, ilang beses na rin natin na pag-aralan kung paano tayong kamahal ng Panginoon. Kasi kapag yung pagmamahal ng Panginoon ang namuhay at umaapoy dito sa mga puso natin, then alam natin na walang... kailanman, hindi siya humihindi. Kaya nga, malalaman mo kung faith eh. Kasi kapag ka hiningi mo ngayon, humingi ka ngayon, at alam mo na tanggap mo na, because sabi nga natin, di ba, ang sabi ng Bible, that our spirit is already complete in Him. Lahat, everything is available. The dynamite power is already available in our spirit. So when you, pag hiningi mo yan, automatic yan, alam mo na nandyan na. Kaya pag hiningi mo ulit bukas yan, so ibig sabihin, hindi ka naniwala na natanggap mo yan kahapon nung hiningi mo. So doon mo malalaman kung may faith ka o wala. Kung ano yung pinangahawakan mo kasi tangible na dapat yan. Yung substance na yan na dapat
tinitreat na natin yung faith natin as our as one of our senses na, 'di ba? Yung pinag-aralan natin Monday na kung paano mo nakikita yung isang bagay, dapat ganun din yung pananaw mo sa faith mo. Kapag naamoy mong nakaamoy ka ng fried chicken, sigurado kang fried chicken 'yon. At ganun din yung dapat turing mo sa faith mo as one of our senses na yung faith na yun is sinabi ng Bible na I'm healed, I'm blessed, I'm prospered. So dapat pangahawakan mo din yun as the way you look, the way you treat your senses. Amen. Brother Ten. That is very right, Pastor Macho. And nawala. Hindi yan bukas. Ang faith is now active yan. Faith is active eh. And that's why it's very important in our Christian walk. Katulad ng sinabi ni Brother Eric. Si Jesus Christ when he healed and nagtatawanan siya, matagal lang patay yan. So the Lord would take out people that is full of unbelief before yes. He starts making something really work. You know, like the impossible, like raising the dead. Back then, it was impossible. Wala pang gumagawa nun dati. Christ performed signs and wonders, raising somebody from the dead. But if you've noticed, He'd actually take out people full of unbelief. So, message that we surround ourselves with people with like faith, with like-minded faith. Kasi pagka ang kasama mo, you still surround, and I'm not saying that you cut ties with all your friends. I'm not saying that you cut ties with people of different faith. Kasi we're not really designed for isolation. But the people that you actually spend more time with has influence over your faith. Yes. Pagka lagi mong kasama, punong-puno ng duda, yung, alam mo yun, yung mga taong yes. Gano'n, ay, naku, hindi na pwede yan. Ay, naku. May maraming gano'n. The truth hindi is... Hindi lang sa tao. Even what, lahat, sa surroundings natin, environment natin, kahit di mo nakakasama, pag narinig, yes. Nakakadagdag yan. Kaya nga, totoo lang. Alam mo, napansin ko, sa loob ng mga simbahan, believer sa Lord allows this or maybe or alam mo yun, if the Lord permits, alam mo ganun, hindi na talaga kung ano yung faith na as a believer, mas masarap pang kasama minsan kahit hindi kahit na hindi believer eh. Pero yung mga tao na full of faith na yung may mga vision sila, alam mo, very positive sila. Pag may, kaya yan. Yes, I really think that those are the qualities. Those are the qualities Christians should have. Yung faith kasi natin speaks. Yung faith yes. natin would actually, it's always a result of what we believe in our head. Tama. And what we believe on who Jesus is. Saka, so what we believe... Kumbaga, faith determines what you say. It's not the other way. It's not the other way around. Kumbaga, dahil taka ano yan eh. Di ba? Yung naputol si Brother Ken. Naputol ka? You want to repeat what you said? Ano ba sinabi mo, bro? Naputol eh. Si Brother Eric ba yan? Alam mo, dahil binigay sa atin si Holy Spirit, dapat yung kung pera sa isang tao walang Holy Spirit, dapat iba tayo eh. Di ba? Ang problema, madaming Kristiyano, mas takot pa sa yung sinasabi nga ni Tetin, yung mga unbeliever. Yeah. Na walang Holy Spirit. Di ba? Kasi hindi natin alam ano meron natin eh. Yan ang problema. Diba? Pag wala ka talagang revelation ng identity mo, kung sino yung nasa iyo at anong binigay sa iyo na that we are co-heirs of Christ, talagang kailangan hindi mo... Kailangan kasi faith is really born in the heart. Kaya hanggang di pinapanganak sa puso mo yan, yung God's will, na lahat, everything has been given, mahirapan ka eh. Kaya nga, lagi, depende kung gusto ng Panginoon. Eh kasi kailangan alam mo yun eh. Kung anong gusto at anong ayaw. Di ba? Yun ang importante yes, alam natin dapat. And faith
malalaman mo naman sa tao eh, kasi faith determines your words eh. Kung ano yung lumalabas sa bunganga mo, nalalaman mo naman kagad kung anong klase yung, kung paano, ano yung, actually ako nga, tingnan mo, itong nangyari sa akin itong the start of this lockdown na hindi ko akalain na aabutin din ako ng ganong klase yung nangyari sa akin. Sipin mo, we've been doing this and we've been doing healing seminars. Tapos, ang nangyari, ako naman yung at the start of this lockdown, 23 days akong naka-quarantine. Sa 23 days na yun, hindi ko na malayan na dahan-dahan, you know, because of that, siguro, kasama na yung mga napapanood or something. Kasi tandaan natin, ang fear kasi, fear is always, tandaan nyo, ang fear is the backdoor. Kumbaga, backdoor of Satan yan to gain entry into our lives eh. Kumbaga ako, naniniwala ako sa sarili ko na I'm protected. Ang problema ngayon, biglang naisip ko kasi for a time na biglang paano yung pamilya ko, paano yung anak ko, kaya I isolated myself. Na hindi ko na namalayan na nakalimutan ko na parang, sipi mo, kapag yung aso mong askal, no, biglang pumakyat sa kama mo, papaalisin mo ba hindi? Paalisin mo, syempre. Pag may ahas sa ilalim ng kama mo, papaalisin mo hindi. Tatanggalin mo, di ba? Ngayon na nangyari, for some reason, hindi hinayaan ko na magstay yung kung ano mang nararamdaman ko kasi nga ayoko silang, di ba, parang ayokong mahawa yung mga anak ko. Pero for, on that time, na naniwala na ako, sabi ng Panginoon sa akin, you're already healed. Sumama ka na doon, umakyat ka na doon. Okay? Alam mo, nung oras na umakyat ako at sumama ako sa kanila, after 23 days, on that moment, nawala yung init ko sa katawan. Nawala lahat yung nararamdaman ko. So ever since, ibig sabihin, nandun na yun at nawala na dapat. Ang problema, nagkaroon ako ng konting. Nalusutan ako. For 2 years, hindi ako uminom ng gamot. For 2 years, simula nagkaroon ako ng revelation na ganyan. For 2 years, tinanggal ko lahat. Ni paracetamol, hindi ako umiinom. Pero nung nangyari nga, kasi nga, bumaba yung platelets ko nung start ng lockdown, chinek na rin ako, binigyan ako antibiotics. Pero yung paracetamol, I still nag-insist pa rin ako na hindi ako nag-take kasi kung kaya ko naman, kaya. Yung antibiotics lang ang tinake. But then, I'm healed. Marami tayo natutunan sa sarili ko. Marami rin akong na-equipping stage talaga ito nangyari sa atin. Itong pandemic na ito, itong nangyari sa atin. Kaya nga, maganda sa unbelief. Pag pinag-aaralan mo tanggalin, may grace naman ni God na isusustain ka eh. Kasi katulad yan, hindi ka na kumakain, ako rin, tapos tinamaan, may grace si God para makaalis ka pa rin. Yun ang maganda kay God, di kailangan perfect eh. At least, di ba, nag-strive ka, tanggalin yung unbelief. Kasi ama, yun ang nag-hihinder sa'yo eh. Di ba? Yun talaga. That's right. You know, I just had a wonderful revelation right now while you guys are teaching during this time. As many nawala. Actually help people with their unbelief. Pagkasama mo yung kunwari, kasama mo si Pastor Macho o si Brother Eric, pagkasama mo sila, parang yung pananampalataya mo lumalakas eh. Lalo kung hindi man lumalakas, nagiging puro. Pagkasama mo yung mga taong punong-puno ng pananampalataya, wala silang not an ounce of unbelief. Nakakahawa. Contagious. Naalala ko ito, nakakatawa. Isipin mo ha. Noong mga panahon na yon na naka-quarantine ako, and then people are calling me, asking for prayers. Tapos sila nahihil. Tapos sa ano ba nangyayari? Bakit ako hindi ako gumagaling? I've been praying, I've been asking wisdom. Something's wrong, sabi ko gano'n. Kasi nga parang umabot na sa point na alam ko hindi ako tatamaan, pero yung takot ko, yung fear ko is not of myself. Yung fear ko kasi yung sa family ko. Kaya yun, doon ako napasukan eh. Doon nagkaroon ng ano. Kasi sabi ko, may mga tumatawag na tao, pinagpe-pray ko, gumagaling sila. Tapos ako hanggang ngayon in quarantine. Ano ba ito ako gano'n kay Lord? Pero and as time goes by, na hanggang umabot yung 23rd day, doon lang talaga na sabi ko, tatayuan ko to. Kailangan kong tayuan to. Ito yung faith eh. So makita ko, sumama ako sa kanila, nawala na. Sabi mo, one click. And for 23 days, I've been suffering that burning sensation na talaga sobrang init ng buong katawan ko. Grabe. Fear, no? Yung fear ang problema. Fear talaga. Backdoor ni Satan yan. Doon ka titirahin eh. Tinuturo ko ba yun? At alam ko yung fear is, we all know the fear means false evidence appearing real. Ibig sabihin, kalokohan yan. Kalokohang ebidensya yan. Pero
iba klase si Satan. Kaya we better be careful, especially when we are stepping up, lalo yung ganito na, we pray for people, and then lalo-lalo na kapag ginagawa natin ito, yung mga healing, deliverances, kasi nakikita ni Satan yan eh. And somehow makulit yan eh. Makulit yan, magpapahinga lang yan konti, tapos babanatan ka na naman niya. Titignan niya kung saan kanya makakante, titignan niya kung saan kanya makikira. So as much as possible, we talagang automatic kailangan we renew our mind in the Word. Kaya babad lang maging totoo yung Word ni God eh. Babad. Brother Ten? Papa yung dadagdag? Yeah, praise God. So yun lang. It's a great revelation today that whenever we're around people, we are ministering to their faith. Na yung faith nila, kahit hindi naman malaki yan eh. Sabi niya, a faith as small as a mustard seed could move mountains. Yes. Tama. Putol ko ulit. Kami ganyan faith, it just moves a mountain. So yeah. What's your mountain today? Have that faith and God will help you move it. Yes. Amen. 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 Let's worship the Lord. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Come on, sing with me. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa iyo. Sabay natin awitin ang Panginoon sa walang sawan ang pagmamahal sa atin for the healing and the power that is already inside of us. O Diyos, sa kabutihan mo ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Thank you, Lord Jesus.
Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord, for this time that we could be together. Lord, maraming salamat sa mensaheng pinadaan mo sa iyong likod na si Brother Eric, Pastor Macho, at sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, pananampalataya, imposible, Panginoon, na kayo ay matuwa sa amin. Kaya ngayon, dami po ay lumalapit sa iyo. Punong-puno ng pananampalataya dahil sa mga salitang narinig na Panginoon, kami gamitin, yung pahayaan, at Lord, dalangin po namin, we do ask, Lord, that you send people, Lord, the right people to surround us, O Lord, with like faith, O God, para patuloy kaming lumakas sa pananampalataya sa inyo. At sa ganun, kami po ay maging extension nyo, kaming kabahagi, Panginoon, ng iyong kaharian. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, everyone. See you again tomorrow. Same time, same place, same face, same channel. Thank you, everyone. God bless you. God bless you. Bye.